For today's video, kikilalanin natin yung sa tingin naming notable na mga CPAs dito sa Pilipinas. So ito ang top 5 na napili namin. Notable sila in a sense na successful sila dahil sa tinahak nilang career bilang CPA. O di man nila 100% nagamit ang pagiging CPA, still naging successful sila sa buhay. So without further ado, let's go with our top 5 notable CPAs in the Philippines. Number 5, Peter Musni. Peter A. Musni, or also known as Peter Rabbit. Para sa hindi nakakakilala sa kanya, siya ay radio announcer or DJ and news anchor. Pero higit sa lahat, siya lang naman ang official voiceover ng ABS-CBN. At malamang, kapag narinig ito, ay siguradong masasabi niyong pamilyar na pamilyar ang boses niya. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Nasa description section yung reference link para sa gustong makita at mapanood si Sir Peter Musni. Siyempre, bukod sa nakakamanghang talento niya, di natin maitatangging siya ay isang certified public accountant. Ika nga niya, siya lang ang nag-iisang may titulong double CPA dahil sa bukod sa pagiging isang certified public accountant, siya rin ay isang certified public announcer. Di man niya nagamit ng gusto ang pagiging certified public accountant, pero siya ay naging successful sa buhay. Number 4, Conrado T. Valix. Conrado T. Valix, or also known as Daddy Valix para sa SIPA reviewers dyan. Si Sir Conrado Valix ay isang CPA lawyer. At siya lang naman ang president at review director ng CPA Review School of the Philippines, o mas kilala sa tawag na SIPAR. Ang SIPAR ay matuturing ng isang institusyon dahil sa bukod sa matagal na itong nag-ooperate bilang review school para sa mga gustong maging CPA, di maitatangging marami na silang na-produce na mga CPAs at mga CPA top-notchers of course. Ang SIPAR ay talagang isa sa pinakamagagaling na CPA review school dito sa Pilipinas. Si Sir Conrado T. Valix ay isa ring accounting books author. Legend na nga siya pagdating sa academic field at kilalang kilala ang kanyang mga librong Intermediate Accounting o dating Financial Accounting, mapa Volume 1, Volume 2 at Volume 3 man yan. Kapag libro sa Financial Accounting o Practical Accounting o mas kilalang ang Intermediate Accounting ngayon, Matik, Valix yan, tama? At ang mga libro niyang yan ay naging sandigan mula noon at hanggang sa ngayon ng mga accounting students na nangangarap maging CPA. At syempre, isa ako dati sa mga estudyante na yun. Number 3, Jose Jokno. Jose W. Jokno o si Kapepe kung tawagin. Si Sir Jose Jokno ay isa ring CPA lawyer. Graduate lang naman siya ng summa cum laude sa kursong commerce. Naging top notcher noong 1937 CPA board exam. Ngunit ito ang mas matindi. Noong 1944, after kasi nung World War II, nabigyan siya ng special dispensation na mag-take ng bar exam kahit na di siya tapos ng law program. And guess what? Nag-top 1 siya sa bar exam ng taong din yun. Si Sir Jose Jokno ay naging isang senador at naging Secretary of Justice ng Pilipinas. Naging dedicated siya sa mga gawi na may kinalaman sa economic development, social at cultural rights. Siya ay na-appoint bilang first chairman ng Presidential Committee of Human Rights noon, o mas kilalang Commission on Human Rights ngayon. At dahil dyan, tinaguri siyang bilang Father of Human Rights dito sa Pilipinas. Number 2, Vicente F. Favella. Si Sir Vicente Favella ang kauna-unahang Pilipino na naging Certified Public Accountant. Noong 1915, graduate siya ng Bachelor's Degree in Commerce sa Northwestern University sa United States. Doon niya nakuha ang titulong Certified Public Accountant. Kasi noong mga panahon na yan, hindi pa gaanong kilala ang accounting profession dito sa Pilipinas. At wala pang batas na nagtatakda para dito.
Isang taong pagkalipas, bumalik siya dito sa Pilipinas para magturo ng accounting at auditing subjects sa University of the Philippines. Nagtayo rin siya ng sarili niyang accounting firm na Vicente Fabella & Company. At noong 1919, naitatag niya ang Far Eastern College of Accountants, Commerce and Industry, na ngayon mas kilala bilang Jose Rizal University. Kahit papaano, ang kanyang mga gawi ay nakatulong para tuluyan ng maging formal ang accounting profession sa bansa. At ang ating number 1, Manny Villar. Manuel B. Villar Jr. Si Sir Manny Villar ay nagtapos ng kursong Business Administration and Accountancy sa University of the Philippines. Ano ang notable sa kanya? Siya lang naman ang pinakamayamang tao dito sa Pilipinas, sang-ayon yan sa Forbes.com. Tumataginting na $8.3 billion ang net worth niya as of April 6, 2022. Sa kabila ng pagiging CPA, mas nangibabaw sa kanya ang pagiging businessman kahit simula pa nung kabataan niya. At dahil yan sa sikat na prinsipyo niya sa buhay na sipag at tiyaga. Ilan sa mga kumpanya niya ay Vista Mall na dating Star Mall, Vista Land and Landscape at Golden Bria. Siya rin ay nagsilbi bilang congressman, Speaker of the House of Representatives, Senator and Senate President of the Philippines. At yan ang ating top 5 notable CPAs in the Philippines. Don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod na videos. Muli, maraming salamat!